Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Life is like a stage where you play your own character. At ikaw ang direktor na magbibigay rin ng iyong magandang patutunguhan at ending. Samahan niyo po kami ngayong araw, mga kapuso. At atin pong tunghayan ang kwento ng isang batang filmmaker, manunulat at theater actor mula sa Angeles City, Pampanga, si Direk Carlo Enciso Catu. May babag, Direk Carlo, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, CJ. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Alright. Kwentuhan mo naman kami, Direk. Nung bata ka ba, mahilig ka na magsulat? Naramdaman mo na ba na ito ang tatahakin mong buhay paglaki mo? Ang tawag ko nga po sa nangyari sa naging career po natin is accidental filmmaker. Same with accidental writer lang din po ako. I was growing up sa Angeles, Pampanga, Holy Angel University po ako nag-aral. Scholar po ako doon. So, working student yung tawag sa amin. So, nagwawalis po ako ng classroom every morning at saka bago after yung klase. Tapos, I came from a poor family and I have to help my parents para ma-finance ako. So, isa sa mga nahanap kong racket is pagsali-sali sa mga competition. Kahit anong competition yan, basta may cash prize, ganyan. Pero yung nung tumuntong ka ng college, Direk, anong course ang kinuha mo? Malayo po yung course ko. Ang course ko po ay HRM, Hotel and Restaurant. Ang layo, management. No? Ang layo. Ang layo po. Ang naging bridge po natin para from that HRM student to filmmaker, naging teatro po ako. So, nung second year college po ako, dahil nga po secret dream ko na maging artista, nagkaroon ng open call ng theater play sa Academy of Performing Arts. Out of school po ito, so hindi siya parang school org lang na theater. It's really a professional theater. Pinush ko po na maging theater performer. For 2 years, yun po yung naging buhay ko. So, nag-play ako ng Elias, nag-play kami ng Noli Metangre sa iba't ibang school. And later on, nahanap ko na yung passion into filmmaking because of another contest dito sa Pampanga. Okay. Bukod sa, of course, a theater actor, a writer, isa ka rin director. At paano at ano po ang naging inspirasyon ninyo para pasukin din ang pagdidirect ng pelikula? Ayun. So, nung theater actor na ako, kasama ko na po yung mga theater friends ko. Tapos nagkaroon po na competition, again, competition na naman out of, well, may cash prize eh. Nakakatuwa lagi sa cash prize. Meron dito yung Sinikabalen short film competition. So parang I thought, akala ko noon yung paggawa ng pelikula is all about acting. Na kapag marunong kang umarte, marunong kang gumawa ng pelikula. And with the support of my theater friends, na parang ang yayabang namin noon eh. Alam mo yun, yung parang akala mo, alam mo lahat. And then, meron kaming friend si Ate Mitch, parang pinroduce niya, magkano lang naman yun, pang kape, pang kain. Tapos yun, ginawa po namin yung first short film ko, I write it and directed it. Wow. And I think it's beginner's luck. Nanalo po kami ng second best film. And then, for the next 3 years, sumasali ako doon, hanggang nanalo ako ng best short film sa Sinikabalen. Wow. Nakala ko laro-laro lang noon. And yun na po yung naging ticket ko to my first full-length film, Ari My Life with the King, na produced by Holy Angel University. Yung unang-unang pelikula that you directed, abay, tinanghal ka rito bilang best director. How did you feel? Yes po, surprising talaga po yung pagkapanalo. Because I was named one of the youngest talented director in London International Film Festival. Nanalo din po tayo sa India. And because of my first full-length film, nakapag-aral din ako sa iba't ibang bansa. So, ano siya noon eh, nung panahon na yon, life-changing siya. Alam mo yun, parang that specific moment, you just showed up, ginawa mo lang yung best mo. And I think it changed my life forever. Anyway, any advice sa mga batang manunulat? Mga theater actor o maging sa mga nangangarap na marating din na mga narating mo ngayon. Go ahead, Direk. Ako, ang advice ko sa inyo, it can happen. It will happen. Basta
magpatuloy lang kayo sa pagsisikap, pagsusumikap, at paniniwala. I think malaking pruweba yung naging career ko, yung naging journey ng career ko. My father is a carpenter, my mom is a housewife. I'm a very ordinary Filipino citizen. Pero nangyari siya eh. I mean, even yung mga friends ko and families ko before, pag sinabi mo siguro, like 15 years ago, pag sinabi mo sa kanila na magiging director si Carlo, makakapunta siya sa ibang bansa, makakapag-aral ng filmmaking, no one will believe. No one will believe that person. Pero nangyari siya, and it can happen to you. So parang yun, keep dreaming and keep yung 3H ko. Honesty, humility, and hard work. Wow. Yun po talaga yung naging ano, yun po talaga yung naging ingredient kung paano mo mararating yung pangarap mo. Wow. Tunay nga namang nakaka-inspire ang kwento mo, Direk. Maraming salamat, Direk Carlo. Mabuhay ka. Thank you, Sir CJ. Mabuhay po kayo. Diyan lamang po kayo, mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.